tayo ngayon ng Alabang at i-test natin yung Mercedes-Benz. Nakamotor ako tapos makikita lang kami ng kliyente sa Magallanes. So, naghihintay po tayo ng hinihintay natin yung contact ko para ano. So, ang vlog po natin ngayon ay tungkol sa mga sasakyan. Ito po yung mga sasakyan na aking paborito na pangarap na mabili. At alam ko, pangarap mo rin magkaroon ng sasakyan. Kaya tutuparin natin ang pangarap natin na makichismis sa mga sasakyan na ito. Simulan ko ng vlog kasama ito. Okay lang ba kuya? Kasama ka sa vlog ko ha? Ayan, ito po si papakilala ko muna. Ito po si Sam. Si Sam, kasama ko to sa Amprovinciano. Kuya, anong pangalan mo kuya? Master. Si Master. Master. Ganda ng pangalan, Master ha. So nandito na po tayo sa may ano, exit ng pa-airport ito eh. Tapos bali pupunta tayo ng Alabang. Ititingnan tayo. Alam ko, gusto niyo to kasi gusto ko rin to. Kaya tignan natin kung magugustuhan ba natin to pareho. Okay? So, dito na tayo sa Alabang. Hapin natin yung location ng meeting place. So ito na po ngayon yung Mercedes-Benz na sinasabi ko sa inyo. So titingnan na po natin doob. Ayan. Ayan ang doob. So sa buong Pilipinas, dalawa lang merong ganitong model ng Mercedes-Benz. Ito yung isa. Sasakyan na po natin ang Mercedes-Benz na ito. Nang sinabi ko sa inyo, dalawa lang meron ito sa buong Pilipinas. Ito yung isa. At yung control panel niya, hindi ko ma-explain sa inyo kung anong klaseng control panel to, pero computer na computer na eh. Parang real view na yung nakikita mo eh. Tapos yung mga grabe oh. Yung aircon ano niya, talagang kala mo ano eh, cockpit na ng eroplano. At sobrang elegante ng design. Sobra. Ngayon po, at iniikot muna natin tong Mercedes-Benz na ito. Siyempre kasama ko dito si Kuya. Kuya, ano po pangalan niyo kaya? Noel. Ayan, si Kuya Noel. Siya po ang ating kasama para sa pagdemo ng sasakyan na ito. Ayan, kaya kung meron po kayong 6 million pesos, ayan, sabihan niyo lang ako. Meron pong sunroof din ito. Features at hindi ko alam. Actually, hindi ko alam talaga na nai-speechless ako. Hindi ko alam kung paano ko explain sa inyo to. Napakaganda ng sasakyan na to, hanip. Yung isang Mercedes-Benz na nasakyan ko sa Amerika, eto yon yung video dito. Tingnan nyo rito. There you go, LA Fitness. Yan. Yung video na, yung Mercedes-Benz na yun, gandang-ganda na ako doon. Okay, bye-bye. So, nandito na po tayo sa Manila. Ayan ha, Manila po, ayan. Manila way. Manila way. That's a proof I'm not in the US. Okay? I'm just driving a Mercedes-Benz. So, ayan po. Globe is not here anymore. We only have T-Mobile. So,
Dito po kami sa Maynila. Ayan po makikita niyo yung kalye. At sasakay na kami ng jeep mamaya. I'm just driving a Mercedes-Benz. So, yan. Yung video ng yung Mercedes-Benz na yun, gandang-ganda na ako doon. Yung pala meron pang mas maganda. So ito, malalaman nyo na rare ito dahil pwede nyo i-check sa Mercedes-Benz. Dahil dalawa lang meron ito sa buong Pilipinas. Ito yung isa. At ito, titingnan natin yung sunroof. Ayan po yung sunroof. So dalawa siya ha, dalawa. Ayan pa isa. Anep! Ayan, so meron ka ng sunroof. Oh. Diba? Ayan o. Oh. Ayan, grabe, sobra. Tapos, so pindot lang ito. Isang pindot mo lang. Ayan. Babalik na yung isa ulit. Tapos meron pa isa ulit. Kung gusto mo medyo mas dim. Ayan. Tapos kuya, ano bang matindi sa features itong sasakyan na to? Nakakaiba talaga. Yung tipong... Pag nag... Ano ka, halimbawa sa parking. Meron yung parking sa mga mall makikitid eh. Mm-hmm. Tapos lalabas ka... papasok, lalabas. Nag-automatic yung camera mirror niya sa ilalim. Kaya imposible yung sasabit ka talaga yung gilid. Okay, so may mga... Nag-automatic siya na hindi ka sasabit. Alam mo yung multi parking. Pag-atras ka, i-guide ka niya yung sukat ng gulong pasok doon sa parking. Kaya safety drive nga eh. Oo, safety so na safety talaga. Driving ganun, talaga. Ganun to ka high-tech yung sasakyan na to. Mm-hmm. Tapos kuya, grabe yung leather niya. Sobra. Tapos pati yung mga ganito, detalye talaga. Ito lang po kayo at nahahawakan nyo ito. Sobra. Sobrang ibang talaga, ibang-iba talaga. Tapos ito yung control panel niya. Ayan. Ang nipis. Mahaba ito. Na mahaba. Parang iPad siya na ganun kahaba. Yung ibang sasakyan na nakita ko, yung nasakyan ko yung Tesla sa Holland. Yung sa Tesla, ganun kalaki. Ito naman pahaba. So kitang-kita mo lahat. Tapos yung leather niya is talagang matindi. Tapos ito. Actually, ito yung lagi ko napapansin sa Mercedes-Benz. Kasi yung nasakyan ko Mercedes-Benz na maganda sa Amerika, ganitong-ganito rin yung... Ay, grabe. Ang galing. Naka-heated seat ka kasi malamig eh. Tapos double sunroof po. Ang galing, oh. Double. Akala ko maganda na yung Tesla. Maganda rin pala yung loob nito. Oh. Amerika, ganitong-ganito rin yung... Ito rin yung finish niya na. Nagkukulay. Ah, nagkukulay po yan. Sige, kuya. Ayan, mapapansin niyo po. Kaya hindi... Hanggang dito yan. Bali, ito po, may light po na lumalabas rito. Ayan, o. Lalo kapag madilim. Ayan, sayang hindi madilim eh. Pero talagang matingka. Ang ganda ng kulay. Ang ganda talaga. Mm-hmm. Paikot yan. Ganda. Tapos, kuya, ilan na ang miles nito? Ayan pa lang. 1,004, ayan po ang katibayan, papakita ko sa inyo na 1,467 pa lang po ang kilometers pa lang po ang may ang tinakbo ng sasakyan na to. Halos inilabas lang ata to sa ano, inilabas lang, pinaupo sa bahay. Ayan, meron din po siyang orasan na makikita nyo rito. Tapos tingnan natin yung likod. So yung likod niya, teka. 2-door siya, 4-seater. Ah, so 2-door siya, tapos 4-seater. So pwede kang umupo sa likod. Tapos yung space sa likod, napakaganda talaga. Parang kala mo pilot seat. Automatic yung upo. Mamaya papakita kasi kung paano yan yung upuan. Pag may papasok, nag-automatic. Ah, sige nga kuya. Okay, sige. Papakita sa atin ni kuya paano ka papasok sa likod ng upuan. Sige, kaya. Wow! Ayan po, nakikita nyo naman, automatic light. Kuya, ito, ano to? May lagayan ba to? Oh, ito, pag may mga, iPad, laptop. Okay, ang galing, no? Hindi siya halataan na lagayan. Tapos ito, meron din siyang aircon control dito. Tapos, ito kuya, ano to mga to kuya? Yan. Ah, kung may sasabit ka. Okay. Jacket, oo. Barong. Yan, so, grabe. Tapos yung leg space mo rito. Oh, yan. Yan, tingnan natin leg space natin pag sinarado ni kuya. Ayan, ayan po, hanggang dyan. O, yan. Yan ang leg space mo. Sobrang luwag nung, parang kang nasa harapan din. Kaya sobrang ganda. Tapos yung eto, pinakagustong-gusto ko rito. Ang ganda ng pagkakagawa. Kuya, saan ito pinipindot dito? Ayun, pagtulak mo, ayan po, makikita nyo musog siya dahan-dahan. Okay, baba. Grabe, sobra.
masabi. Wala akong masabi. Idaganan mo lang siya. Ayan, tapos tutulak mo lang. Ayan. May airbag pala to. Tapos kuya, ano bang pwede natin pakita? Pakita mo nga sa akin kuya yung ito yung sa side mirror. Ano bang features nito? Saan ba yung camera na sinasabi mo? So ayan po, ito makikita nyo, may sarili siyang camera. Kaya kabilaan yan, hindi sasayad yung mags mo. Kasi minsan yun ang hindi natin nakikita. Pag nag-reverse ka, oo. Ayan, may papakita si kuya sa atin dito. Grabe. Nakakita nyo ba yan? Ito papakita sa inyo. Yung camera niya nakatago. Ayan, napapansin nyo. Ayan o. Kaya hindi siya prone na galawin kapag umatras ka or kapag nakaparada yung sasakyan mo, hindi siya gagalawin. Grabe, wala akong masabi sa Mercedes na to. Tayo sa loob. Ayan ang cambio. Gusto mo mag-park, hindi ka sa neutral, ipopost mo lang to. Ayan, nakapark na. Tapos pagpupunta ka sa reverse, ganun lang. Tapos papark ka na, magka-park ka na sa parking, okay na eh. Hindi mo na kailangan mag-neutral kahit pumunta ka sa park. Basta kahit naka-reverse, ipost mo lang yan, automatic pupunta na sa park. Kuya, lagyan mo nga ulit sa reverse, may nakita ko rito maganda eh. So, wait, teka, may napindot ako dito. Ayan pag, yung camera. Pag naka-reverse ka, makikita mo. Ayan yung camera. Makikita mo yung guhitang parking. Tsaka yung pag... Kasi sa mga mall, paparada ka. Wow. Makikitid yung mga parking, di ba? Di ba may mga gutter siya? Galing. So, talagang tutok na to. Oo, tapos... Kita. Ang pinaka-nagustuhan ko dito sa lahat is nakatago yung camera. Lumalabas yung camera. Tapos makikita mo ngayon yung... yung buong positioning ng sasakyan mo, kitang-kita mo pati yung guhit ng parking na pagpaparkingan mo, grabe. Impossible talaga sa sabit ka. So rare nga ito, ito po ay uulitin ko, dalawa lang meron ito sa Pilipinas, ito po yung isa. Napindot ako rito eh, ito. Ayun pala yun, kalaw kung ano na. Kuya, ito mga to, para saan to? Ito sa radyo to. Ito, volume niya. Ito, hindi ko alam. Hindi ko paano nasusubukan ito kung ano ito. So, sa radyo ito? Oo, ito yung isa. Okay, tapos ito yung mga... Dynamic na ano, sound. Hindi ko na daw yung ginagalaw eh. Baka kaya ako eh. Kasi, tapos, kasi nung ano niya... Grabe yung aircon niya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, meron pa sa kabila. Tapos ito, ano ba to? Siguro, ano to, no? Hindi natin alam. So pag binili mo to, meron ka na ring libreng SIM card oh. Hindi ka na mahirapan. Yan, hindi ko na po papakita yung makina kasi napakabago nito sa. Kung tumatakbo ka, kahit hindi mo matingin yung kilometer hour mo. Ayun. Saan ko yan? Yung bilog siya kakikita ko sa bintahin. Dito ka bang masit ka? Ayun oh. Bilog diba? Ay! Oh. Ayun, ayun po. Kapag ito, ito ako sa inyo next is ngayon ko lang ito nakita sa mga ganitong klaseng sasakyan. Usually kapag nagda-drive ka, pag tumingin ka dito, medyo nakaka-distract yun. Pero ito po, meron ito pag tiningnan nyo. Pag tiningnan nyo po itong salamin, nakikita nyo yung zero na yun. Oh. Ayan o. Oh, kilometer hour yan. Yan po, makikita nyo. Nasa salamin po yan, kilometer per hour. Diyan nyo makikita yung speed nyo kung gaano kabilis. Ganyan po kaganda ang sasakyan na ito. At dito na nagtatapos ang pag-review natin sa Mercedes-Benz na ito. Uuwi na siya. So ayan po, nakita nyo na ang Mercedes-Benz. Ako rin hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Swerte talaga ng mga taong maraming pera. May ganong sasakyan. Grabe, napakaganda po ng sasakyan na ito. So ayan na po ang review natin sa Mercedes-Benz. Tayo, pabalik na lang Manila. Hindi pa rin ako maka-get over doon sa nakita ko Mercedes-Benz ngayon. Grabe. Abangan nyo yung mga susunod na kotse na ipapakita namin dito ha. At sana magustuhan nyo kasi. Ayan, so balik na tayo dito. Kukunin ko na yung motor na iniram ko.
Hiram lang po ako ng motor sa aking bayaw. Wala pang hawakan dito sa kabila meron. Ganito. Eh, mahal. 250 ata o... Ano, pre? Wala? Wala, no? Sige, hindi muna tayo bibili kasi meron na ako nakita. Ito, nagpalit ata itong motor na to. Ito. Okay. Sa iba to, ha? Kanya lang to, ha? Ayan. Hindi ka siya. Ayan, o. Kasya na. Ayan na. Oh, may extra pa. Thank you. Kasi tapon. Oh, meron ka na si Toto. Okay na yung napulot ko. Oh, di ba magkaiba siya pero pwede na. So ito po yung Mercedes Benz. Thank you very much sa Wheels on the Go sa pag-invite sa akin para ma-review ang Mercedes-Benz na napakaganda. Check nyo po ang Facebook page nila. Salamat! Yan, tapos na po ang vlog natin tungkol sa Mercedes-Benz. At bago kayo umalis, please check out my friend's business located at 4th floor of Robinson's Ermita, Manila. Ito po yon. Justo estaba empezando a sospechar. Lo noté en tu mirada, sabía que pronto te ibas a marchar.